March 21, 1887, lumabas sa Palimbagan ang unang kopya ng nobela ni Dr. José Rizal na Noli me Tangere na nangangahulugang Wag mo akong salingin o Touch me not sa Ingles. Ito ay isang nobelang nagbunyag sa kabulukan at walang saysay na pamamahala ng mga Kastila sa ating bansa. Isa sa mga nobelang gumising sa damdaming makabayan ng mga Pilipino ay ang nobelang Noli me Tangere ni Dr. José Rizal. Ngunit ano nga ba ang kasaysayan sa likod nito? Tunghayan natin sa videong ito. Una, ang pagsulat sa Noli me Tangere. Ang pagsulat ni Rizal sa Noli me Tangere ay nagbigay inspirasyon sa kanyang pagbasa sa Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe na tungkol sa brutalidad ng mga Amerikano at ang miserableng buhay ng mga alipin sa katimugang Estados Unidos. Sa Noli me Tangere, ipinahayag ang pagdurusa ng mga Pilipino sa ilalim ng mga mapang-abusong Espanyol. Inisip ni Rizal na dapat ay tulungan siya ng isang grupo ng mga Pilipino sa pagsusulat ng mga nobela upang makuha ang kani-kanilang mga opinyon tungkol sa kalagayan ng bansa. Napagkasunduan naman ito ng several na mga Pilipino, kabilang na sa kanila ang mga paterno, si Pedro, Maximo at Antonio. Graciano Lopez Haina at Valentin Ventura. Sa kasamaang palad, ang hakbang ay hindi naging matagumpay dahil ang mga pumayag ay hindi naasikaso ng maayos ang naturang tungkulin. Hindi na panghinaan ng loob si Rizal na ipagpatuloy na isulat ang nobela ng mag-isa. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral sa sentral ng Universidad ng Madrid, ipinagpatuloy niya ang ilang bahagi ng nobela. Tinapos niya ang ilang bahagi ng kabanata sa Germany noong April hanggang Hunyo ng taong 1886. Nasa Berlin si Rizal nang ginawa niya ang mga huling rebisa ng manuscript ng Noli me Tangere. Sa kabila ng kahirapan, umasa pa rin siyang mailalathala ang nobela. Sa katunayan, muntik niya nang itapon sa apoy ang nobela dahil sa kawalan ng pag-asa na mailathala ito at dahil na rin sa kagutuman at kahirapan ng kanyang sinapit. Dumating ang hinihintay na pagkakataon ni Rizal nang makatanggap siya ng isang telegrama mula kay Dr. Maximo Viola na nagsasabing tutungo raw siya sa Berlin. Bago sumapit ang Pasko ng 1886, gulat na dumating si Viola nang malaman niyang namumuhay si Rizal ng miserable at mahirap. Nang makita ni Viola si Rizal, agad siyang pumayag na pondohan ang pag-imprenta ng nobela. Binigyan niya rin si Rizal ng pera para sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Pinagdiwang ng dalawang magkaibigan ang Pasko ng 1886 ng maligaya. Pagkatapos ng Pasko, tinapos na ni Rizal ang mga huling pagbabago sa nobela. Sina Viola at Rizal ay pumunta sa iba't ibang mga palimbagan sa Berlin upang makakita ng mas mababang halaga sa pag-imprenta. At sa wakas, nakatagpo sila ng isang palimbagang sumingil lamang ng 300 pesos upang makapaglimbag ng 2,000 na mga kopya. Ikalawang kaalaman, ang muntikang deportasyon ni Rizal. Muntikan nang di matuloy ang pag-imprenta ng nobela nang muntikang maipatapon si José Rizal noong mapaghinalaan siyang isang espiyang Pranses. Mas lalong naginala ang mga pulisya kay José Rizal nang wala siyang maipresentang pasaporte na bawal sa Germany noong mga panahong yun. Nagpaliwanag si Rizal at dahil sa kanyang galing sa pagpapaliwanag at pagsasalita, pinalaya siya ng mga pulisya. Pagkatapos ng kaganapang ito, natuloy ang paglimbag sa naturang nobela. Ikatlong kaalaman, ang pagkalathala ng Noli me Tangere. Noong March 21, 1887, ang nobelang Noli me Tangere, isang parirang na kinuha mula sa Biblia, ay lumabas sa palimbagan. Agad na binigay ni Rizal ang ilang kopya ng nobela sa mga matalik niyang kaibigan. Noong March 29, nagpasalamat si Rizal kay Viola sa pamamagitan ng pagbigay niya ng ilang naisulat at nakalarawang patunay ng pagkalimbag ng Noli. Dahan-dahan niya itong iginulong sa panulat na ginamit ni Rizal sa paggawa ng nobela at isang papuring kopya ng nobela na may inskripsyong para sa aking mabuting kaibigan, Maximo Viola, ang unang bumasa at humanga sa aking gawa. Para sa huling kaalaman, ang mga kaibigan ni Rizal ay humanga sa nobela at meron namang mga kaaway na hindi ito nagustuhan. Noong March 3, 1887, nagpadala ng liham si Dr. Antonio Regidor
isang Pilipinong makabayan at abogadong ipinatapon dahil sa umano'y pagkasangkot niya sa Cavite Mutiny noong 1872. Pinadala niya ang liham kay Rizal na nagsasabing magbibigay ang nobela ni Rizal ng pantay na kaluwalhatian sa kanya at ang sinumang magbabasa sa nobelang ito ay mapupukaw ang kanyang damdaming makabayan. Hinangaan niya ang nobelang ito na ginawa ni Rizal. At bilang pagtatapos sa videong ito, nais naming pasalamatan ang mga taong walang humpay na sumusuporta sa aming channel. Maraming salamat!